And there are signs already na medyo nabubuhay na yung ating tourism industry, you know, ha? Ngunit kahapon ay nagulantang tayo sa balita na noong 2020 pala nalugi ang Pilipinas ng 400 billion. Hindi po letter M, letter B. 400 correct. Billion. So, alamin nga natin kung tama ba yung mga numero na yun. Ang ating suki, si Department of Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, makakapiling natin via Zoom. Magandang hapon, Secretary Bernadette. Welcome back to Pasada. Yes, magandang hapon, Peter and Corey. Wala yata si Rica ngayon. Oh, wala po. Hi, Seth. Hi, Corey. Hello. Po, Peter, bakit yan? Dati si Pat P. Tapos wala na si Rica. Nagbakasyon ngayon si Corey. Palagay ko, ano ba tawag doon? Multi-partner, gano'n. Hindi naman bawal yun. Hindi naman bawal. Secretary Berna, we start with something really good. Ano? Napapansin po namin na ang laki ng demand ngayon for staycation. No? Marami ngayon talagang, they call it revenge tourism. Why is that? Maraming naka-quarantine ng matagal. Ngayon, gusto na talaga nila mag-travel. In fact, nung nag-survey nga kami, 77% gusto na talaga mag-travel even in the absence of a vaccine. Oh. So talagang gusto talaga mag-travel ng mga Pilipino ngayon. So, nandun naman yung willingness to travel, yes. Among the places na at least kami nararamdaman namin, no, Tagaytay, napakaraming mga not only houses ano or even hotels kundi itong mga condo units, mga staycation, mga overnight go ahead please. Yun na nga yung according also to the survey, gusto nga mag-travel pero una gusto muna nila by land. Aha. So, syempre galing sa NCR, gusto nila to go around the Philippines first. Una, around the municipality, around the city, by land muna. Mm-hmm. So, aside from that, sa kanilang by air. So, yung comfort zone nila talaga is by land muna. So, that's why yung Tagaytay, marami nang pumupunta. And sa Baguio, in fact, before nag-GCQ ang Baguio, talagang marami nang pumupunta ng Baguio kasi lalo na ngayon, ang daling pumunta from Quezon City is 3.5 hours. That's right. Oo. Balikan natin yung the not so good news about the 400 billion kasi kung sabi ko nga kanina, Secretary, kung 400 million yun, shocking pa rin yun. Pero kung 400 billion, abe parang para tayong tinamaan ng atomic bomb noon. Actually, ang masakit noon, this is only for international tourists. Oh. Hindi pa nakasulat doon yung domestic tourism. Oh, yun no. Lang ang nawala sa atin because of all the travel restrictions all over the world. Mm-hmm. Syempre, starting nung February ng 2020, marami ng mga travel restrictions. Tapos nung March, yun na nga buong mundo na, 'di ba, nag-lockdown na yung buong mundo. So that's because of all the travel restrictions. Hindi pa kasama doon, mas malaki pa yon yung domestic tourism. We're still trying to, ang hirap lang kunin yung sa domestic tourism kung magkanong nawala. But mas malaki, kasi mas malaki ang domestic tourism natin kaysa sa foreign travelers. Well, if you input the domestic tourism losses, how bad is it? Mas malaki, kasi ganito na lang, ang dumating sa Pilipinas noong 2019, ay 8.26 million foreigners. Mm-hmm. Ang nag-travel all over the Philippines noong 2019 ay 110 million. Opo. Mm-hmm. Ah, okay. So, when you compare, mas malaki. So, yun talaga, it's because of all the travel restrictions. Okay. Secretary Berna, with your indulgence, meron lang pong hookup na papasok. I think merong changeover sa Armed Forces of the Philippines. Yes. Opo, pero babalikan po namin kayo after this. Ano po?